meron tayong i-review. As usual, nakita nyo na sa intro kung ano yung itong hippie-lippy na lip tattoo pen. So, available to sa Pretty Angel Shop. Ilalagay ko yung link nung online shop niya down below sa description box. So, i-check nyo na lang guys ha. Ito yung kanyang itsura. Ito yung kanyang box. So, dito nakalagay yung mga shades niya. So, kagaya nito, ito yung... Ayan. Ito lang, mga naka-check lang yung shades niya. This is made in Korea. Nakalagay dito sa harapan, Hippie Lippy Lip Tattoo Pen. Ang shade na suot ko ngayon, na gamit ko ngayon, is yung Hot Red. Alam nyo yung parang wala kang nakalagay sa lips. Obviously, kasi hindi siya lipstick, so walang cream or anything na nakapatong sa lips mo. Smudge-proof din siya, obviously, syempre. Ayan o, wala. So, wala. Naging problem ko sa kanya kanina kasi di ba gumagawa ako ng mga ano, ng lip swatches. Ay, hindi ko siya mabura. Nahirapan talaga akong burahin siya. Hindi siya mabura. Ang ending, pinatungan ko siya ng foundation, ng cream foundation para lang talaga mapakita ko yung color, yung bawat pagkakaiba ng color ng bawat lip tattoo pen na to. So, ngayon try natin kung mabubura siya ng mantika. So, meron akong ito, mantika. Try ko ha. Open. Kuha natin. Mabubura siya ng mantika. Kunti lang. Kunwari kakain ako kasi wala na akong panahon para kumain. So, tignan natin. Oops. May naghawang konti sa kamay. Gamit tayo ng tissue. Yung nakagandahan sa kanya. Kahit kumain ka. Yan, nanti ka. May naghahawa siya syempre sa tissue kasi minantikaan natin. Tapos sobrang pagkukuskus ko, madiin na. Hindi pa rin siya nabubura. Ito yung itsura niya. Sa loob, kung sa labas, ito yung itsura nung box niya. Ang cute, diba? Color pink. Ito yung itsura nung kanyang tattoo pen. Yun nga lang, yung tattoo pen niya, walang maski anong nakalagay na name. Wala, hindi nakalagay yung brand. At pati yung kanyang shade, hindi rin nakasulat. So, para maalala mo kung anong shade niya, kailangan nakalagay siya sa box lagi. Or, kailangan kabisado mo yung name niya kasi iba-ibang color din yung takip niya. So, ito yung itsura niya. So, yung tatlo medyo kawig, pero magkakaiba siya ng ng kulay, yung cap niya. Pero, medyo hawig. So, yan. Ito yung itsura niya. Naka-sealed siya na ito. Meron siyang plastic seal. Naka-sealed yung buong product. Yung nga lang, wala talaga siyang nakalagay na name ng shade. So, yun lang yung cons ko sa kanya. Pero, other than that, wala na. Super ganda niya. Tignan nyo, nilagyan na natin ng oil. Hindi pa rin siya na-erase. Yung feeling niya sa lips, wala, parang wala kang nakalagay na anything sa lips mo. Parang hindi ka naka-lipstick. Although, kitang-kita na pulang-pulang yung lips ko. Yun. At mas gusto ko to kaysa sa mga lip tint. Kasi alam nyo naman, di ba, hindi ako mahilig sa mga lip tint. Kasi wala kayong nakikitang review ng mga lip tint sa channel ko. Pwede pa mga velveteens, yung mga kiss-proof na matte na liquid lipstick. Pero yung ganito, wala. Pero ito, ang ganda niya, mas okay itong lip tattoo pen. Kuha tayong isa. Mas okay itong lip tattoo pen na to. Kumpara sa mga lip tint. Para sa akin ha. Kasi, di ba yung mga lip tint, minsan may times na yung taas ng lips mo, hindi nakukulayan. Yung ibaba lang. Ewan ko minsan parang ayaw tablan ng ng lip tint. Kasi nakakita ako ng ganun eh. May mga ganun akong friends na nagtataka ko. Sabi ko, bakit yung ibaba lang ng lips nila yung merong kulay? Pag tinatanong ko sila, ang sagot nila, hindi daw kasi tinatablan yung taas. Pero ito kasi, pati yung taas ng lips mo, tinatablan siya. So, for me, mas okay ito kaysa sa mga lip tint. Isa pa, di ba, minsan may mga lip tint na yung merong roller ball. Ang nagiging problem doon minsan kapag nasobrahan ka yung parang liquid parang tumutulo dito. Feeling ko ganoon ha, hindi ko alam kung ganoon nga pero parang feeling ko ganoon. Para kang yung vampira na kumagat sa leeg ng tao. Ganito dito. But ito safe na safe to sa ganung bagay, hindi mag kakalat yung liquid hanggat hindi natutuyo. Ito kasi pag nilagay mo siya, although meron siyang konting liquid, nandun lang siya sa lips mo kasi hindi nga siya ganun kumakatas. Para lang din siyang pentel pen kasi nga lip tattoo pen.
Basta huwag mo lang itong pakalat-kalat kasi baka mapagkamala ng bata na ano, color pen. Ayan, diba? Tignan nyo yung guys yung ano niya, yung kanyang dulo. Malambot siya, kaya parang yung pag-apply nung lip tattoo pen is madali. Madali siyang i-apply. Kung naghahanap kayo ng mga lip tint na matagal mabura, tsaka madaling gamitin, madaling i-apply, eto, try nyo to. Marerecommend ko tong product na to. Ang ganda niya kasi yun nga, again, inuulit ko, hindi ako mahilig sa mga lip tint, pero ito, maganda. Nagustuhan ko to. Kung gusto nyo palang i-try tong hippie-lippie na lip tattoo pen, available to sa Pretty Angel Shop. Ilalagay ko yung link nung online shop niya down below sa description box. So, i-check nyo na lang guys ha. Sana nakatulong tong video ko na to sa inyo guys. And yun, kung meron kayong mga video request, just comment down below kung ano yung gusto nyong makita sa next video ko or sa review ko. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!